kasalanan ah. Bakit ako nandito ngayon sa Bartolina? Tumulong ako sa mga tao riyan. Marami akong pinaayos diyan sa tulong ng mga kaibigan ko. Bakit nandito ako ngayon? Pero, iniisip ko, meron ba akong kasalanan talaga? Meron eh. Sa isang banda, naging mayabang tayo. Sa isang banda, eh, naging abuso tayo. Maaring hindi ko inaamin noong mga panahon na ginagawa ko yan, pero nung nasa Bartolina na ako, nakikita ko isa-isa eh. Kaya sabi ko, pangako ko sa sarili ko at pangako ko sa pamilya ko. Pagbalik ko sa maximum, kung ako ibibigyan ulit ng pagkakataon, babaguhin ko yung style ko. Pwede naman akong tumulong ng hindi mayabang. Eh, pwede naman akong makisama ng hindi magarbo. Eh, pwede naman akong magsaya ng hindi masyadong magastos. Kaya alam ng lahat, kung mapapansin natin, halos isa o dalawang taon, si JB Sebastian, napag-usapan nga, Gopi na. Hindi na naririnig, wala ng programa. Ay, ibang klase ngayon yung bago. Si Herbert Kulangko, wala siyang sinabi ngayon doon. Kung mag-concert, hindi ko mamigay ng pera, ganun din. Grabe. Nagkaroon na ng comparison. Pero, ako bilang isang preso na nakaranas na ng ganyang kalakaran dito sa loob. At bilang isang kaibigan ni Herbert Kulangko, umabit kami rin sa point na, pare, ingat ka. Kasi, dinanas ko na yan eh. Ganyan din ako dati. At alam ko kaya kagaling ko concert ngayon kasi narinig mo dati ganyan ako. Alam ko kaya kami music studio kasi nakita mo sa akin. Alam ko kaya nagpapapunta ka ng artista dito kasi ganyan yung ginagawa ko dati. Alam kong may mabuti kang puso. Alam kong gusto mong pasayahin yung mga tao. Alam kong na gusto mong paligayahin at gusto mong tumulong. Pero laging ang tanong ng malayang lipunan sa atin, at lalo na ang gobyerno, saan nang gagaling yung pera natin? At kapag yan ay hindi natin napangatwiranan, magmumukha tayong sindikato. Eh, sagot sa akin ni Paring Herbert, marami siyang koneksyon at marami siyang kaibigan na hindi naman siya pabayaan. At ako naman ay naniniwala doon. Hanggang sa umabot sa punto na akala niya yata, eh tinuturuan ko siya ng mali. Kasi sinasabihan ko siya na, pare, huwag ka masyadong magbihis. Pwede ka naman magmaong, pwede ka naman t-shirt. Pare, huwag ka naman mag-imbita ng mga mamahaling mga banda. Kasi pwede naman tayo-tayo na lang. At pare, yung binayaran mong instrumento kanina, baka na-overprice ka. Ngayon, yung mga nakapaligid sa kanyang tao, at ang nagsasabi rin, eh, isa sa mga nakapaligid dun, sinisiraan ka, Herbert. Kasi ayaw nilang turuan mo si Herbert na huwag maging magastos. Kasi baka hindi na sila kumita. Hanggang na nagkasira-sira na kami. Ito, tungkol doon sa BTV3. Kung mapapansin po natin, ang inyong lingkod po, kaaligid po sa kaalaman ng lahat na tayo po ang nagmamanage nitong stasyon na to. Pero hindi nyo naman po nakikita yung pagmumukha ko dito. Dahil ayaw kong isipin ng lahat na ginagamit ko tong TV station na to para lang sa sarili kong kasikatan. Pero nakita nyo kung paano ho tayo magbigay at gaano ka-professional yung servisyo yung binibigay ko. Alam ng lahat sa buong community na si Herbert Kulangko ay galit na galit sa akin. Pero patuloy nyo pa rin nakikita yung mga concert niya sa TV station ko. Okay, JB. Maputol kita. Opo. Alala ko yung mga tanong sa akin eh. Kasi yung news, ilang minutes lang yun ba? 1 minute, 2 minutes lang yata yun. Hindi ko nga lang napanood. Ano. Pero yung interview sa akin, palagay ko may 30 minutes eh. Opo. Ang daming tanong. Opo. Isa sa mga tanong, ito ba si JB, mayroong music studio? Sabi ko, meron. Opo. Mas maganda nga eh. Opo. Sabi ko eh. Hindi kasi wala naman ako nakita masama. Opo, kaya akala nila, sabi ko, dapat isama. Mas maganda nga eh. Instrument, mas maganda, mas marami. Sabi ko, sabi ko gano'n. Tinanong sa akin. At tinanong pa sa akin, ano ba ang pinapalabas sa BTV? Sabi ko, educational. Opo. Inulit-ulit sa akin, ano nilalabas? Bakit hindi nilalabas yun sa, hindi nilabas sa TV? Sabi ko, educational. Opo. At yung misa namin sa umaga, nire-replay sa hapon. Opo. Sabi ko, lahat ng mga religious activities namin yan, andyan ang crew, nire-record nila yun, papalabas, nire-replay yan. Mm-hmm. Kahit yung mga, meron ako mga announcements, halimbawa, yung sa Kaagapa, yung sa mga GCTA, magsasalita ako, mga greetings, mga ganun. Paulit-ulit yan sa aming cable TV. So, walang masama. Pero bakit pag nilabas sa news? Hindi na yung sinasama? Oo, parang pinapalabas na mali. Oo. Tatanungin pa kita, bukod kasi, ginong, kaya ko nga, kaya lang natanong din sa akin at ako tanong ko din, na, may mga nadala at ikaw hindi nadala. Pero kung ikukumpara, kasi sila magaganda bahay. Oo. Ikaw maganda bahay mo. Mm-hmm. Baka kung yun lang ang pagbabasehan,
Aba, magagandang bahay. Hmm. Tangayin yan. Wow. Sagutin mo ngayon, yung bahay mo ba may papeles? Oh, ganito po, no? Siguro sige. Po, matagal na po kayo rito eh. Oo. Oh, oh. Sa pagkakaalam ko, 1999 ito nagawa sa panahon ni Commander si Master. Mm-hmm. Eh, kanina ko lang huna alaman nung papunta kayo rito na meron pa palang naunang may matagawa. May nauna. Oh. Ang nandito ako, tambayan ko dati na si Congressman de Guzman. Uh-huh. Sa kanya eh. So, si Congressman de Guzman, na hindi ko naman po narinig, at base lang po sa kwento ng mga kusa ko, kaya lang po ito naging bahay na bato. Kung tawagin na bahay na bato, dahil ipinag-araw po ito nung nakaraang commander namin, nung unang panahon pa. Mm-hmm. Yan ay kustumbre o tradisyon o nakasanayan, na kapag ang pangkat ng sige-sige komando, eh magkaroon ng kanilang bosyo o leader, eh dito tumitira. So, nung ako po naging commander ng sige-sige komando, 6 months after nung pagdating ko rito, nilipat po ako rito. Galing po ako sa dorm 2B, lumipat po ako dito. Bakit? Sabi ko, bakit yung commander ng komando nandyan sa labas? Mm-hmm. Kasi karamihan daw sa mga kusa namin pasaway. Kapag ako raw namalagi sa isang dormitoryo at biglang nagkaroon nakaguluhan doon sa kabilang dormitoryo, madedelayed ako ng 10 minutes. At sa 10 minutes, maaaring lumaki yung problema. At kailangan daw, nandito ako sa isang lugar na kung saan madali kong mapupuntahan. Mm-hmm. Naka-experience po ako niyan. Kasi hindi ko po agad tinirhan yung bahay na yan. Dahil ayaw kong isipin ng mga tao rito na ako po nagpapasikat, nanatili po ako rin sa lugar ko sa dorm 2B. Uh-huh. Ikalawang araw o ikatlong araw nung ako nanungkulan. Bigla akong nagkaroon ng isang insidente. Isang araw, bago mangyari, meron akong ibinili na tao sa 9B. Na ito ay kamag-anak ng misis ko. May konting problema ng konti sa pag-uugali dahil hindi nadadalaw. Baka pwedeng ibibilin ko na lang yan sa inyo sa 9B na konting pasensya na lang. Huwag nyo na lang patulan. Bay, kinagabihan pinatay. Naririnig ko kung naghihiyo yung tao habang nakaganon doon sa pintana sa 2B. Hindi ako makalabas. Halos kamalayong kamag-anak ito ng misis ko. Si Batang, kung maalala nyo. Pagpasok ko rin sa 9B, hindi ko na makilala yung tao. Sabi ko, ito ba testing ng bagong liderato? Dahil meron nung lumang kwento rito na kapag ka-bosyo ka, bago ka, te-testingin ka nung mga pinalitan mo. Ano ang ginawa ko, Monsi? Sabi ko, kauna-una ang pagkakataon, no? Gagamitin ko yung impluensya ko. Ipakikita ko sa inyo na first time may namatay rito sa Bilibid. Na wala man lang ma-OD. Wala man lang iimbestigaan. Walang mababartolina. Ginawa ko po yan. Pinakiusapan ko yung pamilya na huwag na magreklamo. Kasi, tandyan na rin lang naman. Oo, tulungan na lang. Mamatay. Kumbaga, magkakakaso pa yung ibang tao. Tulungan na lang. Kumbaga, nandyan eh. Nagtulungan na lang. Oo. Pero nagbigay ako ng mensahe. May halong konting pananakot. Sabi ko, nagawang ko ng paraan. Napatahimikin yung kasalanan ginawa ninyo kahit hindi, kumbaga, galit na galit ako. Medyo off the record, sabi ko sa mga kosa ko, pag ako gumawa ng ganyan sa inyo, pag ako galit na, pwede rin. So, nagkaroon noon ng liderato ng na galing sa takot. Sabi siguro, pag tayo naman ang kinatay ni Commander JB, wala rin papel, wala rin investigasyon, wala rin mababartolina. Kasi nga, pinatay natin yung kamag-anak niya, walang papel, walang reklamo eh. Baka i-quits tayo niyan. So, ito ko rin sa ano, sa pamahala ng pangkat, diktador na bosyo. Hanggang sa lumipat ako rito. Ngayon, masagot ko ngayon yung tanong nyo. Meron bang papel yung bahay na yan? So, unang-una, dinatnan ko po. At hindi ko gustong tiran dahil masyadong malaki. So, ang ginawa ko ho, ay kumuha ako ng kapiranggot na espasyo para gawin kong kwarto. Nung ginawa ko ang kwarto at pwede ko rin ipakita, hindi ko kayo maniniwala na doon ako natutulog. Dahil kung tutusin, ako ho ang merong pinakamaliit at pinakapayak na kwarto rito ng mga nanunungkulan. Mas malaki pa ho yung kwarto ng mga mayor ko sa akin. Kasi nga ho, natatakot akong maidamay yung mga programa kong magaganda doon sa personal kong comfort. Baka sa sobrang ganda ng kwarto ko, masira ang BTB3. Dahil ngayon ang BTB3, ginawa kong pisina yung bahay na dapat titiran ko. Katanungan nyo kung meron po bang mga papeles itong tinitiran ko ngayon. Meron po at mapapakita po natin to sa programang ito. So, under po yan ng Montiparaiso Foundation sa pamumuno po noon ni dating Governor Libiste. Ang opisina po ng foundation namin sa Legazpi Village, Makati. So, ambag-ambag na napagkayanan ng mga kaibigan at nung naniniwala sa atin at saka unti-unting na itayo. At isa rin, siyempre, malaki sir ang ambag niya nung pangkat ko. Dahil ako parang manager lang naman ng isang kumpanya. Dinatnan ko ang sige-sige komando, may pondo.
meron tayong nakasanayan na nag-aambag-ambag, nagpapatak-patak para makagawa ng isang facility. Hindi ko ipinilit. Unang-una na ako ay pumesto. Pagdating ko po rito, after 6 months, parang nagkaroon ng people's power yung mga mayor. Umuulan po noon. Umuulan. Nagpunta po sila rito. Itong lugar na ito, parang talahiban. At hinihiling nila rin sa dating commander namin na magpahinga na. Hindi naman dahil sa galit sa kanya. O hindi naman dahil sa ayaw nila yung panunungkulan. Meron daw dyan bago. Bagito, kung tawagin, na alam nilang mas maiaahon yung pangkat namin. So tinanggap ko ng buong puso. Kahit na ako bagito pa. At marami nagsasabi,